Yes, Harleen, ano-ano ang mga kaso na isinampa ng mga pulis at ano naman ang depensa ng kampo ni Aquino? Joanne, sa pagdinigna ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni PNP Director of Operations Police Major General Alfred Corpuz na kinasuhan ng 3 counts of homicide at frustrated homicide ang 3 pulis na sangkot sa umano'y pagpatay kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino at sa kanyang driver at security escort. Sinampahan ang kaso, Joanne, sa City Prosecutor's Office noong Abril ang mga miyembro ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group na sina Police Lieutenant Colonel Harry Sukaire, Police Major Shairil Tan, at Police Lieutenant Julio Armeza Jr. Samantala, sinampahan din ng 2 counts of murder ang anak ng alkalde na si Mark Aquino, Police Corporal Ramil Rosales, at iba pa dahil umano sa pagpatay sa 2 miyembro ng Provincial Drug Enforcement Unit na sina Police Captain Joselito Tabada at Police Staff Sergeant Romeo Lauyon. Joanne, nanindigan ang PNP SAMAR na shootout ang nangyari dahil una umano silang pinaputukan ng mga nasa loob ng van kung saan lulan si Calbayog Mayor Aquino. Batay sa presentasyon ng PNP SAMAR, nasa likuran umano ang sasakyan ni Mark Aquino at nakita umano na ilang beses pinaulanan ng bala ang sasakyan ng PDEU. Samantala, Joanne, itinanggi naman ni Mark ang paratang. Aniya, nasa resort siya at hinihintay ang pagdating ng kanyang ama para sa selebrasyon ng kanyang kaarawan nang mangyari ang barilan. Pagdating namin po doon, unang tinignan ko po ang sasakyan ng father ko po. Naabutan ko po na walang buhay na siya at tad-tad po ng bala. At wala po akong ibang ginawa kundi yakapin ang tatay ko. Joanne, sa ngayon patuloy pa ang pagdinig ng komite kung saan na ipinipresenta ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanila ang kanilang naging investigasyon sa insidente. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Harleen Delgado.